yung maintindihan ng sarili niya. Parang hindi niya nakilala. Naiinis siya dahil kahit hindi niya gustuhin, ay kusang nagme-mental note ang utak niya sa bawat kilos at pananalita ni Jasmine. Lihim na lihim niyang pinagmamasdan ito. At bawat araw na lumipas, ay hindi niya nagugustuhan ang nabubuhay na damdamin sa dibdib niya. Naiinggit siya dito dahil malaya itong nakalapit kay Damin at malaya nitong naipapahayag ang damdamin. Mahinhin ito at wife material. Ilang beses niyang narinig iyon kay Cole habang siya, pakiwari niya ay wala siya sakaling kinga ng maganda nitong pag-uugali. She was selfish. Sa sarili lang niya umiikot ang mundo niya. Masama ang puso niya dahil nababalot iyon ng puot at galit at dagdag na ngayon ang inggit. Habang si Jasmine, puros kabutihan ang ipinapamalas sa lahat ng tao sa paligid nito. Unconsciously, ay napairap si habang itinutokso sa mga kasamahan nila sina Jasmine at Damien. Ayaw niyang panoorin kung paano lumawak ang itim ni Damien dahil kay Jasmine, dahil nasasaktan siya. Ngunit parang may magnet ang mga mata niya na nakatutok dito. Sumusubaybay kahit hindi niya nais. Nasasaktan siya sa development ng relasyon ng dalawa. Tahimik na pinagdudusahan niya ang desisyong nagawa. How ironic, mapagbiro talaga ang tadhana. Pumatak ang butil ng luha sa mga mata niya na hindi sinasadya. Pathetic. Itinaboy niya palayo si Damien, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit ganito kasakit ang nadarama niya. Ayos ka lang, tanong ni Jess na nagulat ang makitang lumuluha siya. Napuwing lang ako, pagsisinungaling niya. Tinalikuran niya ito bago pa ito makapagkomento. Pandala siya sa pagpahid ng mga luha niyang kasimpait ng pakiramdam niya ngayon. Parang sinaksak ang dibdib niya nang marinig ang buhay na pagtawa ni Damien dahil kay Jasmine. Easy ka lang, Diana. Pagkumbinsi niya na sa sarili, hindi niya kayang tingnan ang mukha ni Damien habang masaya itong nakatingin kay Jasmine na gumagawa ng iba't ibang ekspresyon ng mukha batay sa pagbunot ng papel habang magka-holding hands sa mga ito at nakaupo sa isang hita ni Damien ang dalaga. Mabibigat ang mga hakbang na iniwan niya sila Damien, Jasmine, Vanna at Cole sa terrace. Hindi niya nakaya. Sinasaklak ng punyal kada minuto ang puso niya sa eksenang nasasaksihan at naririnig. Emotional unstable siya dahilan para hindi siya dalawin ng anto kahit hating gabi na. Ilang beses siya nag-inhale-exhale para kalmahin ang nagpuyos na kalooban at naguguluhang isipan. Apektado na talaga siya. Feeling irritated siya sa tambalang ito. Kahit mabigat ang loob, ay mga ganang hakbang na bumaba siya ng bawat baitang na siya manghagda ng bitbit ang flashlight. Nagtungo siya sa kusina para uminom ng tubig. Nagsasali na siya ng tubig sa baso nang makarinig ng papalapit ng mga yabag kaya naalerto siya. Can't sleep, anang tinig ni Damien. Hindi niya ito pinansin. Nilagok niyang walang patid ang isang basong tubig. Kung alak iyang tinungga mo, baka lasing ka na. Puna ito sa kanya nang lumapit. Kumuha din ito ng baso ng at nagsali ng tubig mula sa pitsil. Kung alak ito, magpapakalunod talaga ako, sabi niya. Piling niya talaga kailangan niya ng alak para maibsan ang nararamdaman niya. Sira, ani Damien, na dinutdot ng hintuturo ang noo niya na parang kabaliwan lang ang sinabi niya. Why? Ngayon naman lagi ang napapanood ko sa TV. Yes, but in reality, kahit saan katerba ang inumin mo, hindi pa din nawawala ang problema. Maaaring nakakadagdag ng lakas ng loob, but in the end, you didn't solve anything. Napatango siya sa sinabi nito. May point ito, pero gusto niya pa ding uminom para makalimot. Bakit gusto mong uminom, Diana? Tanong nito. Natigilan siya. Kailangan niya bang sagutin ito? Ayaw ng utak niya, ngunit gusto ng bibig niya para makalimot. Walang paligo-ligoy na sagot niya. Makalimot ng ano, Diana? He inquired. Nasa tinig nito ang curiosity. Hindi ng ano, kundi ng sino. Ngalingali niyang isagot, ngunit nakapagtimpi siya. Nagre-rebelde ang damdamin niya sa lahat-lahat. Ayokong masaktan, and yet nasasaktan pa din ako. Amin niya. Tumango siya para itago ang malungkot na mukha niya sa kaharap. Ganoon ang damdamin niya. Itinaas ni Damien ang baba niya para magkaharap sila. Tell me, anong nakakasakit sa'yo? Mahinang utos nito. Ha? Bakit ko sasabihin sa'yo? Asik niya. Perhaps to ease your mind. Mahirap ang walang mapagsabihan. And I know, kahit anong nadarama mo, hindi ka mag-o-open sa iba.
sinasarili mo lang at ako ang nag-aalala para sa'yo. Tumimang bagal niya dahil sa sinabi nito. Tama ito. Wala siyang pinagsasabihan ng kahit ano. Wala siyang pinagkakatiwala ang tao maliban sa sarili niya. Matagal nang nawala ang tiwala niya sa mam niya. Wala din siyang maituturing na kaibigan sa school. Wala dahil wala niyang mag-invest ng tiwala sa ibang tao dahil mahirap ang pagtaksilan. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. You don't know me, singhal niya dito. Maybe you're right. Sang-ayon ito na ikinapuputok ng botse niya. Iningusan nito na ikinatawa lang nito. You're so cute, Diana. Lalo na kapag nagagalit ka. Maybe loving you is not bad after all. Anito na ikinainit ng magkabila niyang pisngi. Sincere ito sa pagkakasabi. Huminga siya ng malalim. Masyadong nagugulo ang senses niya sa sinasabi ni Damien. Maybe we should try to be together. Suggestion ito. Try to be together. E di ba may Jasmine ka na? Asik niya dito na ikinatawa ito. Kapag nagseselos ka, ang cute mo lalo. Hindi ako nagseselos. Mabilis niyang kontra sa sinabi nito. E di hindi. Sang-ayon ito kaagad. Pero Diana, baka bukas makalawa. I'll fall for her. Anito bago siya tinalikuran. Natulala siya sa sinabi nito. Habang nagpe-play sa utak niya, ang paulit ang lang sinabi nito. Fall for her. Ilang di pa na ang layo sa kanya ni Damien nang magpa siya siyang habulin ito. Hinablot niya ang suot nitong t-shirt kaya napatigil ito sa paglalakad. Tinangka ni Damien na humarap sa kanya ngunit niyakap niya ito nang mahigpit mula sa likuran. Ayokong kinakausap mo si Jasmine. Ayokong tumitingin ka sa kanya. Ayokong iniisip mo siya. Humikbi siya nang humikbi sa likuran ni Damien gawa ng takot na mawala ito sa kanya. Hindi niya kaya lalo na kapag nagmamahal ito ng iba. Naman, ramdaman niyang ginagap ni Damien ang kanyang kamay na nakayakap sa ilalim ng dibdib nito at iniakit sa tapat ng puso nito. Sa'yo lang tumitubok ang puso ko, Diana. Anito sa mahinang tinig. Damang-daman niya ang lakas ng pagpinting ng puso nito. Parang sasabog iyon sa lakas at pag-uunahan sa pagtibok. Hindi magbabago ang damdamin ko para sa'yo kahit kailan. Masuyong sabi nito na nagpahigpi lalo sa kanya. Akala niya kasi, papalitan na siya nito. Isipin niya pa lang yun, ay naninikip na ang dibdib niya at parang masisiraan na siya ng bait. Umikot si Damien para magkaharap sila, bago siya niyakap ng napakahigpit. Napapapikit siya dahil sa masarap na sensasyong nararanasan, para siyang lumulutang dahil napanatag ang isip niya. Nais niya pang magprotesta nang paglayuin ni Damien ang mga katawan nila. Hindi na tayo, Emu, paniniyak nito. Pinunasan nito ang mga naglandas na mga luha sa mga mata niya sa pamamagitan ng dalawang hintuturong nito. Ikaw ang ka-emyo ko sa alabang, aniya, na di makapaniwalang sarili pala niya ang tinutukoy noong kaharap niya, sina Manang at lola nila. Panay pa naman ang insulto nila Manang dito. Tumawa ito ng mahina na ginaya naman niya. Magaan ang pakiramdam niya. Boyfriend mo na ako, di ba? Anito na humisi. Natigilan siya sa sinabi nito. Boyfriend? Ang sarap sabihin na boyfriend niya na ito, pero natatakot siya kapag may nakaalam na ibang tao. Damien, may bikig sa lalamunang sabi niya. Hindi niya masabi ang nais iparating dito. Don't overthink, Diana. Anito na kinabig siya at isiniksik sa tagiliri nito. Amoy na amoy niya ang panlalaking kulaw nito. Ang mahalaga, tayo na. And don't worry, faithful ako sa'yo. Napangiti siya sa huling sinabi nito sa katunang. Tama, sila na. Sila lang dalawa, kaya bawal na itong tumingin sa ibang babae. Especially kay Jasmine. Umalis ito sa tabi niya at kinuha ang flashlight na naiwan niya sa ibabaw ng lababago bago ulit ito binalikan. Gusto ko sanang matulog sa tabi mo, Diana, at yakapin ka buong magdamag. Kaya lang baka magtaka si Nicole at Jess kapag nagising at wala ako sa kwarto namin. Bakas ang panghihinayang sa tinig nito. Simula kasi nang pumunta dito si Nicole ay hindi na umuwi ang mga ito. Hinawakan ni Damien ang kamay niya at inakay siya pakihat ng hagdanan hanggang sa may tapat ng pinto ng kwarto niya. Dahan-dahang ipinagpihit siya nito ng door. Sleep tight, Diana. See you later. Anito sa masiglang tinig. Sinil siya nito ng maganat mabilis na halik sa labi na ikinagulat niya. Mabilis na bibilis ang pagpintig ng puso niya nang pumasok siya sa loob ng kwarto. No, ang tamang sabihin ay nagwawala ang puso niya. Hinayaan niyang si Damien ang magsara ng pinto. Pinakinggan niya ang papalayong mga kabang nito bago siya dumaib sa kama. Shit!
Kinikilig siya at hindi niya mapigilang mapangiti. Hindi naman si Damien ang unang boyfriend niya, pero pakiwari niya. Ngayon lang si Onong nagkanobyo. Aligaga siya sa pagbibihis ng damit. Nakakailang palit na siya at hubad ng damit habang di mapakali sa harap ng salamin at tokador. Hindi siya makontento sa napakikitang refleksyon sa sarili. She wanted to look at her best para kay Damien. Nagising siyang inspired dahil dito. At gusto niyang siya ang maging pinakamaganda sa paningin nito. Alam niyang ayaw ni Damien ang revealing ang damit niya dahil minsan na siyang sinaway nito. Kaya todo effort siya sa pagsukat ng di makatawag pansin na damit. Pero blue shorts pa din ang napili niyang isuot. Nalitaw ang kalahati ng hita niya. Hehe, at isang sleeveless razorback na kulay puti. Inilugay niya lang ang mahaba niyang buhok at nag-apply ng lip gloss. Hindi siya dating ganito ka-vain sa pananamit. Kung ano lang mahila niya sa damitan, iyon ang susuot niya. Pero ngayon, nag-i-report siya para maging maganda sa paningin ni Damien. Iyon ang nadagdag ngayon. Malaking effort. Tamang sabihin, lumalandi siya. And of all people, kay Damien pa talaga. Nagwing siya sa sariling refleksyon sa salamin nang makontento sa kanyang itsura. Magana ang mga paang lumabas siya sa kanyang silid upang bumaba. Nagpa siya siyang mag-almusal muna. Since maaga siyang nagising ngayong umaga, alas 7 pa lang. Karaniwang alas